Hello mga bro, welcome back to my YouTube channel. So today's video is magre-repair tayo ng rice cooker para may mai-upload tayo dito sa aking YouTube channel. So sa mga baguhan dyan na nagsisimula pa lang, ito na mga bro, baka na padpad ka lang dito sa YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. So kita nyo naman mga bro, wala siyang power light. So wala siyang power mga bro talaga. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and hit notification bell para ma-update po kayo sa ating YouTube channel. At maraming salamat talaga sa inyong suporta mga bro. At buksan ko muna to mga bro para makita niyo yung loob niya. And then sa mga gustong matutong mag-repair. So, marami tayong mga kaibigan dito sa aking YouTube channel. So, yung nag-comment dito sa baba, yan yung mga kaibigan natin na malulupit. Marami kayong matututunan sa kanila. Please subscribe. Subscribe nyo silang lahat para makatulong kayo sa kanila at matulungan rin kayo nila. Yan mga bro. Tama ba yun mga bro? Ito, ito na siya mga bro. Ito yun yung loob niya. So, ito, ito yung thermal fuse niya mga bro. Yan yung i-check natin kasi madalas nangyayari ko sa rice cooker, open yung mga fuse. So madali lang i-repair mga bro sa mga baguhan dyan. Huwag kayong matakot, pwede kayong mag-repair. May YouTube naman ngayon, maraming ano dito sa YouTube, maraming mga kalukuhan, maraming matutunan. Ayan mga bro. So ito na siya mga bro. Ayun, open siya mga bro. Yan. So madali lang ang ano nito mga bro, madali lang ang pera. So tanggalin ko muna mga bro yung fuse at tingnan natin kung ilang ampere. So, ito na siya. So para makasigurado tayo talaga na open na to, so ibalik na natin sa pag-tester mga bro. Ayun, okay na, okay na. So ito yung pamalit natin mga bro. Marami itong nabibili sa online. Ito yung masada. Ayun mga bro, matibay naman to mga bro. So ito yung number niya pala mga bro, 10 ampere 185 250 volts. Then ipamalit natin mga bro, same ampere lang din mga bro, 10 ampere 250 volts. Ilagay ko muna ito mga bro, hindi ko na lang ipapakita para hindi na tayo matagalan. Yan mga bro. So kung paano nyo kinuha yung fuse mga bro, same lang din na process mga bro. Kung nalilito kayo, pwede nyong picturean mga bro. So cut mo ko muna mga bro. Ayun, okay na siya mga bro. So ngayon i-ano na natin, testing. So bago muna yan mga bro ay gagamit muna tayo ng multi-tester. Check natin kung baka nag-shorted to mga bro. Double check lang kayo mga bro para hindi pa damage yung pinalit nyo. Ayun, okay na siya mga bro. Saksak ko muna mga bro para makita nyo kung okay na siya. Yun, nagkaroon na siya ng red light. Ibig sabihin yan, okay na siya mga bro. Tapos anuin natin kung uminit na ba. Yun, uminit na siya mga bro. Unti-unti na siyang uminit. Yan lang mga newbie. Sana'y may natutunan kayo. Shout out sa inyong lahat.
wag lang susuko sa pagre-repair. Dahil ang electronics ay matututunan nyo rin. God bless. Tiwala lang sa Panginoon. Ingat mga bro.